sa welcome back sa aking YouTube channel, Albert Flores. At today mga boss, salamat nga pala sa MGI Philippines Ion Spec na binigay niya sa akin na eyeglass, anti-radiation at the same time anti-UV lights. Kaya nga, lalo na nag-edit ako, lalo na hawak-hawak ko yung cellphone ko. So, ang advantage nito mga boss, nandiyan naman yung video, panoorin nyo, hindi talaga makakapasok yung radiation at saka yung UV lights. So, again mga boss, Albert Flores, abangan nyo yung mga video pa namin na i-upload. Salamat sa panonood. What's up mga boss? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Albert Flores Window Shop. Today mga boss, may pag-uusapan tayo kung pasok ba talaga sa LTO, sa HPG yung mini driving light. So hindi ko nababanggitin yung brand, mini driving light na lang ang pag-uusapan natin. So ito yung motor ko, naka mini driving light siya. Tapos, yan, kabila. So, kung papansinin mo mga boss, pasok naman to sa standard. Hindi siya shock absorber, nasa taas baba ng headlight, at the same time, nakababa naman siya. So, ganito kasi mga boss eh. Piniim ko yung LTO, at ang sabi ko sa kanila, ganito. LTO, National Capital Region. Sabi ko ganito. Hello sir, good PM po. Meron pong isang concerned citizen na gusto nilang i-vlog yung mini driving light. Kung pasok ba talaga siya sa standard o hindi. Tapos ang sabi ko, pwede ba naman bumisita siya sa office nyo para mapag-usapan. Ang tanong niya sa akin, auxiliary lights ba o headlight yung mini driving light? Sabi ko, auxiliary po. Sa paggamit, sabi ng LTO, sa paggamit ng auxiliary lamp o headlight, meron na po tayong guidelines dyan. Yung tamang paggamit. So, sabi ko, opo, meron naman po akong vlog regarding doon sa auxiliary at saka sa headlight. Tapos sabi niya, wala pong nakalagay sa guidelines kung gaano kalakas ng liwanag o kahina. So meaning, kung pag-uusapan natin yung guidelines, pasok si mini driving, bakit ka mo? Una, hindi naman siya 6 LED up, kasi 6 LED diba ang sa guidelines. Pangalawa, single LED lang si mini driving. Tapos, pangatlo, maliwanag lang si mini driving light compared sa mga 6 LED na mga lumabas ngayon. Pero ang advantage ni mini driving, maliit lang siya pero maliwanag. Tapos, sabi niya, dapat, sabi ni LTO, dapat yellowish o kaya white lang ang ilaw ni mini driving. At the same time, may sariling switch. So, ipa-plus ko sa inyo yung convo namin dito mga boss. Tapos, okay po, salamat sir. Tapos, sabi ko, pag may pagkakataon sir, baka pwede natin gawa ng formality yung kasi, for benefits naman to sa mga motorista mga boss eh. Paano kung halimbawa, ulihin ka, sabihin, napakaliwanag ng mini driving light mo, ulihin ka kasi ganito, ganyan, ganito, diba? Ngayon sabi ko sa kanya, sir, baka pwede natin gawa ng formality with LTO at kasi pati sa HPG mga boss, ilalapit ko dito para malaman natin, kasi bakit ka ba ako mismo ha. Ako nag mini driving light ako kasi may part yan sa C5 na nadadaanan ko, napakadilim. So meron naman kasing iba nag mini driving light kasi maangas, kasi mamahalin.
So, dapat hindi yun ang thinking. Ang thinking natin mga boss, kaya tayo mag-mini driving light para makita natin yung talaga yung dinadaanan natin. Kasi merong mga part, meron talagang madilim. May mga part yan sa C5, napakadilim. May mga part yan sa C6, madilim. Lalong-lalo na sa danghari. Ngayon, kaya ko to ginawa mga boss, for concern na lang din sa mga naka-mini driving light na. Kaya ako mismo nagpakabit, kaya mismo ako naglagay para na rin po sa kanila, para din sa akin. Kasi paano yung mga malalabong mata, 'di ba? So ngayon, ginawa ko tong video na to, ginawa ko tong convo namin with LTO para for benefits na lang sa iba mga boss. Para mapakinabangan natin yung mini driving light. Ngayon ganito. Ano ba ang tamang guidelines ng paglalagay ng mini driving light o auxiliary light? So, una mga boss, sabi nga niya, white at yellow. Puti lang at yellow. Pangalawa, may sariling switch. Hindi siya pwede isabay sa headlight. Hindi siya pwede isabay sa high-low. So, baka may magtanong, pwede ba gawin nating pang-pass light yan? Actually, sinend ko yung video sa kanya, sa LTO. Hindi ko alam kung napansin niya yung pass light na ginamit ko, yung mini driving light. Pero for sure mga boss, pwede naman siya. Pwede nyo lagyan ng on-off o yung tinatawag na pwede mong patayin yung pass light. Pwede mo rin yun pag pinapassing light mo. So gumagawa rin kami dyan sa shop. Ngayon mga boss, ganito. Ngayon yun, pag-uusapan natin yung kanina. Yung una, yellow at saka white lang ang auxiliary o kaya yung mini driving light. Pangalawa, may sarili siyang switch. Pangatlo, hindi siya pwede ilagay sa shock absorber, sa kabila ng shock absorber. Hindi siya pwede ilagay sa magalaw na parte ng motor, kagaya ng shock absorber. At dapat meron niyang ano, parang halimbawa, mini scoop. Yung iba, naka-mini scoop. Yung iba naman, nakalagay sa stable, nakalagay sa crash guard, nakalagay sa basta parte lang ng headlight. So hindi siya pwedeng ilagay sa taas ng headlight, sa handlebar hindi siya pwedeng ilagay. At the same time mga boss, hindi siya pwedeng gamitin na naka-on sa mga maliliwanag na lugar. So hindi pwedeng gamitin ang mini driving light sa maliliwanag na lugar. Ginagamit lang to sa mga madidilim na parte ng lugar. So kung naka mini driving light ka, wag na wag mong gagamitin sa maliliwanag na lugar. At siguro yung last, meron kasing iba medyo nakataas eh, nakataas yung liwanag eh. Ang advantage lang kasi sa mini driving light compare to sa mga blue water, sa mga LED na auxiliary, ang mini driving light nakatutok lang talaga sa baba. Hindi siya yung sabog. So kung nga mini driving light, babang-baba lang, pantay parang laser gun. So, yun ang advantage ng mini driving light mga boss. Nakababa lang siya, not unlike dun sa mga auxiliary, yung mga auxiliary to. So ito mga boss, oh. Mini driving light. So yan. So, nakatutok lang siya sa baba. Ang buga nito nakatutok sa baba. Ayan yung nakikita nyo. Then, yung pinagkaibahan nito sa blue water, yung blue water kasi, ayan o. Minsan may kita kayo naka blue water eh. Ang liwanag, nakakasilaw eh. Kahit ibaba nila, yung parte ng taas na nakakasilaw talaga. So, kung ako tatanungin ah, hindi naman ako LTO. Kung ako mismo yung tatanungin, approve sa akin ang mini driving light. Bakit? Nakababa yung ilaw, hindi siya nakakasilaw. Maliban na lang kung itaas mo. Pero kung nakababa yung bato, hindi nakakasilaw yung mini driving light. So, yun lang po ang advantage ng mini driving light. Maliit, magaan, sobrang liwanag, at higit sa lahat, yung bato ng ilaw niya, nakababa na. Kumbaga, hindi siya sabog.
yung mga blue water, mga ibang auxiliary, pag kinabit mo, grabe. Kahit nakababa, nakakasilaw pa rin tingnan. So, sa mga madidilim na lugar, pag may nakasabay ka na naka-blue water, sight sa mata eh. Diba? So, wala kang choice, papatayin mo yun. E paano naman kung halimbawa, mga palikuan, may mga kasabay ka, mambubulag ka ba? Diba? So, hindi kagaya ng mini driving light, nakatutok lang siya sa baba. Happy nyo mga boss. So, again, kung isa ka sa naka mini driving light, sundan mo lang mga boss yung sinabi ng LTO staff na yellow white, matik na yung yellow white naman talaga yung mini driving eh. Bubuksan mo lang yan sa madilim na lugar. Hindi mo pwedeng buksan sa mga maliliwanag na lugar. Alam nyo na yung mga part na maliliwanag, hindi na natin kailangan pag-usapan yan mga boss. At saka, huwag mo ilalagay doon sa mga gumagalaw na parte ng motor. So again mga boss, Helbert Flores, window shop, huwag mo kalimutan na mag-like, subscribe, comment ka. Tapos i-share natin kung sakaling natulungan kayo ng video na to, para ma-inform din natin yung ibang mga motorista na syempre yung iba nag-aalangan kung magpapakabit, nag-aalangan sila kung baka huliin sila kasi sobrang liwanag talaga. So kung meron naman kayo mini driving light, ipakabit nyo naman sa trusted mechanic nyo. O kaya marami yung kalat dyan sa online na mga magagaling magkabit. So hindi na ako magda-drop ng name kung sino-sino. Hanap na lang kayo, survey na lang kayo kung sino yung pwedeng magkabit ng mini driving light. And again, Edward Flores, window shop, huwag mo kalimutan na mag-like at subscribe, comment ka para maging updated ka. Then click mo yung bell button mga boss para updated ka sa mga next na video ko. At again, sa shop ko, libre po ang reset ng lahat ng FI ng ECU. Diagnose and reset ECU. Libre, libre.